Good afternoon, everyone. So it's been a long time na nandito uli ako ngayon. Kung natatandaan niyo before, ang kabak-to-bak ko noon si Park Juyang, Star Master Park Juyang. But now, ang kasama ko ngayon, yung newly promoted Star Master ng Philippines, no other than Mr. Renz Barbosa. And of course, kasama din natin ang ating country manager, Mr. Eric Kim. Good afternoon, sir. And the rest of the staff ng Atomy Philippines. Good afternoon. At bago po ako mag-umpisa siguro, batiin ko na rin yung ating mga kasamahan, no? Yung ating mga maharlikans na nanonood ngayon sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At yung ating mga center heads and all the viewers ng ating Success Academy this afternoon. Good afternoon. So I'm here to present yung ating lecture, yung Beginner's Guide to Earn in Atomy. So before that, I will introduce myself. My name is Diamond Master Jose Borbe from Concepcion Marikina Center. So siguro, i-shoutout ko na rin yung aking mga kasamahan, no? Yung ating center head ng Kaipombo SMB Winner Center, headed by Celeste Cabanacan, and Santa Maria Success Center, headed by Mr. Ramon Tobias, and Hepzibah House SMB Center, headed by Edna De Los Santos. At sa lahat ng nanonood sa Concepcion Marikina Center at ang ating mga member and affiliate, good afternoon, and to all viewers, good afternoon. So, proceed tayo, no? So, ang i-explain ko, or ang lecture ko this afternoon is Atomy Compensation Plan. So, ito po is a compensation, well-balanced, righteous compensation plan shows the founder's desire for the success of all members, no? Atomy members. Ito po ay ibinigay mismo ng ating chairman, Park Hanhill, no? Para lahat po tayo ng mga Atomians ay magkaroon ng success dito sa Atomy. So, ito po, no? Siguro na-encounter niyo itong mga, yung tanong na ito, no? You want to join in Atomy? So, karamihan po na naandito ngayon is, ang sagot nila, yes, kaya sila nag-join. Pero ang tanong, why? Ano yung consideration nyo, bakit kayo nag-join sa Atomy? It's because of all of this. Wala tayong personal enrollment bonus or joining fee. Ibig sabihin po, hindi po tayo kumikita sa direct referral kasi wala tayong direct referral. Ano po? No personal monthly PB requirements. Unlimited po yung market opportunity kasi even yung infant, meron po tayong product sa Atomy, no? Para sa mga infant. Unlimited downline leverage. Of course, kasi unlimited accumulation from PB. So, pwede po yan. Mangyari somewhere sa ibang bansa, doon ang galing yung PB kasi unlimited nga po, no? Income ceiling, kung saan magre-retire na po tayo. Meron po tayong income ceiling. At isa pang reason kung bakit nag-join kami o tayong lahat dito is because of this absolute quality and absolute price products. At isa pa, yung Atomy Business Personal Account natin can be passed on to our family up to the third generation. Ano po? So alam nyo ba na ang Atomy is a done-for-you business? Opo, Atomy takes care all the business aspects. Kahit ikaw na po yung pinaka-busy na tao, no? At kahit ikaw po ay walang internet connection, and then unfamiliar in ordering online. So, eto na po, no? Binigay din po ito. Phone ordering, bagong service extended to us ng ating Philippine Atomy branch, no? Thank you very much sa ating Atomy Philippine Country Manager, Mr. Eric Kim. At kamsahamnida. Sa another service na ganito. Now, meron po tayong, meron tayong mechanics, of course, and rules and regulations. So, dito po, kailangan po, order kayo dito, i-provide nyo na, i-ready nyo na yung inyong mga member ID and password. And then, kailangan din po, maximum of 3 orders each caller per day. So, ano pa? Website maintenance. Hindi mo na kailangan magkaroon pa ng
sila na rin mismo yung nagme-maintain ng ating website. Libre na po ito. It's a done for you na. Gagawin na lang po natin yung business, no? Ayan, no? Kung napupunan ninyo, no? Last time, nagkaroon ng updates, di ba? So, may napunan ba kayo? May nagbago? Meron po. May nagbago sa ating system, no? Sa ating website. And then, warehousing of products. Kapag mag-dinegosyo ko na katulad ng ganito kalaking negosyo, kailangan mo ng warehouse ng products mo. And then, payment processing. Oh, meron po tayo, ginamit po natin yung payment facility o processing with BDO and PNB, no? So, wala ka na ng problema sa pagpaprocess ng payment mo. Ganito yung tsura, kailangan mo meron kang mga ganitong warehouse para sa inyong mga products. And then, ito pa, sourcing of products. Kung magdadagdag ka ng mga products, so kailangan mo mag-sourcing. So, hindi mo na rin problema yon. Meron ang gumagawa niyo para sa atin, no? And then, ito yun, no? Yung mga example ng mga products na meron tayo. Kung mapapansin ninyo, yung McNulty. Now, yung McNulty, yun po ang provider natin ng kape Arabica, yung masarap nating kape Arabica. And then, yung serum food. Yun po, yung serum food po, ito yung, ano, yung ating potato ramen. Now, yung potato ramen natin, napakasarap po nito. At ang maganda rito, meron itong magandang istorya, panoorin nyo po sa ating channel, Atomy. Even sa YouTube, nandun din siya. Search nyo po yan. Napakaganda po. Talaga pong very ano, touching yung kanilang story, no? And then, meron tayong delivery of products. So, wala ka na rin problema pagdating sa delivery of products. Pag order mo online, i-deliver sa'yo yung products mo. At yung meron ka na rin customer service. Ito yung tsura niya na pag dineliver yung products sa'yo, pag order mo online, ang ating courier o ating official courier is yung LBC. And then, meron din tayong Scion. Scion, in charge po yan sa pag-deliver sa NCR, including yung Cavite at saka yung Baguio. No? So, yan po yan ang ating delivery services. And then, kung meron pa rin kayong tanong at gusto nyo mas ma-convenient kayo, gamitin yung ating PUC ngayon, ito yung ating PUC, pwede rin po, no? Kontakin nyo lang po doon yung ating in-charge sa ating pickup center. And ito po, maganda pag-usapan po natin itong PB, no? I-differentiate natin yung personal PB tsaka yung group PB kasi minsan nalilito-lito tayo dito, no? So, yung personal PB po, ang tanong, may income ba tayo dyan? Pag bumili ka ba ng product, may income ka agad? Wala po. Wala po tayo ng income dyan. Ang gamit po niyan yung ating qualification. So, yung personal PB is our qualification. And unlimited po yung savings. Every time we buy sa ating shopping mall, nag-enjoy tayo ng savings. So, unlimited po yung savings na yan. And then, pag-usapan natin yung group PB, yung left and right group. No? Ito po ay tinototal lang po ng system. Sinasum up yung ating group PB. And then, unlimited savings. Of course, they also enjoy yung benefits ng unlimited savings. Kung bumibili yung ating mga downline group member, so nag-enjoy din po sila ng unlimited savings. And then, unlimited levels. Yung ating pong group PB is unlimited levels. At ang ating income based on smaller group PB. No? And then, PB reset to zero after check or after repair, o reset na po yung PB. Global business, of course, kasi nga unlimited levels. Pwede mangyari yung group PB mo manggaling ng Japan, manggaling ng Mexico, manggaling ng Turkey. Kasi nga po, global yung business, unlimited yung levels kung saan manggagaling yung ating PB o yung group PB. And then, pag-usapan natin kung saan gagaling o magkano ba ang binibigay na commission sa atin ng Atomy, no? Ito po yan. Atomy gives out generously 35% of its global sales income as commission. 35%. Ayan po yung nasa batas, hindi po lalagpas dyan, no? 35%. So, commission 35% is equal to 35% of total global sales. Is equivalent to 100% global PB. Ibig sabihin po, yung 35% ng commission na galing doon sa ating total sales income ng kabuuan, no? When translated to global PB, ito po yung itsura niyan, yung commission overview. So, 6% for the center fee, general commission 44%, and then mastership bonus 20%, and the rest of 30% is for company share. Ito po yung ano, ang hati. Now, sabi diyan, based on global PB, a member can earn up to 64% of the commission share. Baka 64 lang, Sir Jose. Akala ko ba 70? If you put up a center, so additional 6%, so that's 70%. Okay po? And then, dito po kasi manggagaling yan, yung mga PB na yan, no, sa ating mga Atomy products.
Lahat po yan, meron pong corresponding PB at ang itsura po niyan sa ating website, ganito po. So meron siyang PB at meron siyang price. No? Makikita natin doon. So now, pag-usapan natin yung general commission, master's bonus, and then education commission. So sabi dyan, bago ka maging, pag naging member ka ng Atomy, you will be classified as, you will be classified into 5 different types of dealership according to the sequence and condition. Sabi dyan, if you accumulate 10% or 10,000 personal PB but not more than 300,000 PB, you are called sales rep. An agent, if you reach 300,000 personal PB and 700, you will become a special agent, 700,000 PB. Dealer, if you accumulate 1.5 million PB and then 2.4 million PB if you are exclusive distributor. Okay po? And then, para mas malinawan natin, ito po yung table summary of general commission. Mahalaga po ito malaman natin kasi nga po, binibase po dito sa daily performance no, ng sales rep, ang pinakamaliit daw na leg is 300,000. Same with agent, ang pinakamaliit na leg is 300,000. Sa special agent, 700,000 para sa mag-pair, pinakamaliit na yun. And then sa dealer, 1.5. Okay po? At meron siyang mga score, no? Score niyan, malalaman natin mamaya yung score, kung ano to, paano to. So this is how general commission works. Yung 44% of the entire sales PB will be distributed between qualified members every week. Take note of the word qualified members, no po? According to the rates. Individuals must first accumulate at least 10,000 personal PB in order to accumulate downline PB. Paano yan? Let's take a look at this scenario number one. Kung ikaw po ito, nakapag-create ka, nakapag-accumulate ka ng 300,000 group PB sa left side, 300,000 PB sa right side mo, at ikaw ay merong 10,000 personal PB, meaning sales rep ka nung nangyari yung accumulation ng PB mo, are you qualified to earn? Of course, qualified ka po. You can earn 1,000 pesos. And then, ang score mo dyan is 5. One point is equivalent to 200. So, 200 times 5 is 1,000. Pero hindi niyo po makikita itong 1,000 pesos sa inyong bank account. Ito po ay babawasan po ng tax. Less po yan ang tax, ha? Babawasan po yan. So, what if ganito nangyari, Sir Jose? Zero yung PB mo, nag-accumulate sa, may nakikita ka sa group PB mo, 350,000 sa left, 300,000 sa right. Zero yung iyong personal PB. Qualified ka ba? Hindi ka po kikita dyan. Actually, walang ma-accumulate sa iyong group PB kasi ikaw ay zero. Walang left group PB accumulation at walang right group PB accumulation. Bakit? Kasi nga po, qualification is not established. Actually, hindi mo makikita yung mga PB na yan. Makikita mo siya kapag nag-click ka lang sa genealogy. Doon sa genealogy, makikita ka bakit mayroong points sa kabila at sa kanan mo pero wala ka namang, hindi ka naman nag-earn. Kasi nga po, wala kang personal PB. Okay po? And then, let's say, ganito nangyari. You accumulate 300,000 personal PB at the same time, meron kang accumulation ng 350,000 sa left group mo at 300,000 sa right group mo. Qualified ka to earn? Yes. You earn 3,000 pesos and ang score mo dyan is 15. Your income is based on your qualification. Yung 300,000 mo, qualified ka to earn 3,000 pesos. Diba? So ano mangyayari dun sa iyong left and right group? Pag nag-pair na yan, reset na po yan sa zero. Reset na yan. So ano yung sobrang 50? Reset na po sa zero. Okay po? And then, what if sa scenario number 3, ito nangyari, 700,000 yung personal PB mo, and then nag-accumulate ka ng 750,000 PB sa iyong left group at sa iyong right group, ito po ang mangyayari sa iyo, bibigyan ka ng company ng 6,000 pesos as income kasi nag-pair yung 700 sa right mo, nag-pair sa left side. Na 700, what will happen doon sa remaining, reset po yan sa zero. Bakit ka po nag-earn ng 6,000 pesos? Kasi mga po, ikaw po ay special agent. Ang qualification po is 700,000 yung iyong personal PB. Qualified ko po to earn that much, 6,000 pesos.
Okay, what if ganito naman? Sa scenario number 4, 300,000 lang yung personal PB. And then nangyari, merong accumulation ng 750 sa left and right group mo. Sa right mo, 700. Sa left mo, 750. Ano mangyayari? You will earn 3,000 pesos. Score mo, 15. Bakit ganon, Sir Jose? Kasi nga, according to your qualification, no, ikaw po ay agent. So, ang income mo dyan is 3,000 pesos. What will happen sa exceeding ano, PB? Reset to zero na po. So, yan po yung time na pwede ka na po mag-challenge for sales master. Pag-usapan natin mamaya. But before that, siguro, anuhin mo natin, tap natin itong upline and downline business relationship. Mahalaga po ito kasi po, ito po yung pang-araw-araw nating na-encounter no, sa ating mga members downline. So, halimbawa, ako to, na-recruit ko si A at si B, and then, meron pa akong pangatlong kakilala, si C, so na-recruit ko siya o na-refer ko siya sa system. No? So, ngayon po, sila lahat, directly, meron kayong exchange ng communication. Directly, ah, sa'yo nakikipag-communicate itong si A, si B, at si C. And of course, si B rin, magkakaroon din siya ng direct. No? And then, si C, magre-recruit din siya ng direct sa left and right group niya. Magkikreate din siya ng group left and right. Ayan po ang dapat nating sundan. Ano? Ang pagkikreate po ng group, dalawang line lang po yan. Left and right group, para hindi po tayo malito. So, tingnan po natin itong illustration. This is just for illustration purposes, no? Para mas maintindihan natin. Ngayon po, itong si A, kilala niya ba itong si C? Hindi, of course. Kasi nga, ikaw ang nag-direct, so wala silang personal relationship, hindi sila magkakilala, and yet si C ay inilagay mo sa ilalim ni A. Ano po? So, pagtitingnan natin dyan, parang, Sir Jose, parang ano nga, parang multiple heads yan ah. Parang C, tapos C1, C2. Hindi po, hindi po natin na-allow yan, o bawal po sa Atomy yung multiple heads. Hindi po kasi tayo multiple heads. Ano po? Tayo po ay member ng DSAP. Ang DSAP, yung Direct Selling Association of the Philippines, ayaw niya po ang multiple heads. So, mas maganda siguro, pangalanan na lang natin to, no? Halimbawa ako, na-recruit ko si A, si Angie, si Mrs. Hindi pwede. Kasi ang mag-asawa pala ay hindi pwedeng dalawang account o multiple accounts, no? Ang mag-asawa, share with the same ID number, no? Hindi pwedeng mag-double accounts. So, yun po, si A is si Angelo. O, let's say si Angelo, si B, si Boy, and then si Boy, na-recruit niya si B1 o si Ma'am Belinda, and then si Ma'am Cora, si C, na-recruit niya naman si Christy at si Cito, si Chriselle. Let's say, ganyan ang setup niya, no? Para hindi tayo malito. Ngayon po, magkakilala ba itong si C at si A? Hindi. Halimbawa, tinulungan mo itong si C, binigyan mo siya halimbawa ng 100,000 PB, nakatulong ka kay C. Of course, masaya siya kasi natulungan mo siya para siya maging agent. Qualified siya to become an agent, 300,000 personal PB. And of course, si A, masaya din siya kasi nagkaroon siya ng 100,000 PB sa kanyang group PB sa left. So, in this manner, nagkakaroon po ng tulungan, no? So, si C, meron siyang obligation kay si Ma'am Cora, may obligation kay Christy at kay Chriselle. So, ngayon po, nagkakatulungan, may kanya-kanya tayong functions, no? Doon po pumapasok yung synergy of united hearts or yung teamwork na sinasabi. Meron kang ginagawa at yung kabilang side mo, yung ibang grupo may ginagawa, ang tawag po dyan ay teamwork. Nagko-contribute siya into a common goal. Ano ba ang common goal natin? To see you at the top. Ayan po yung common goal natin, eh, no? So, ano ba yung teamwork? It's a collaborative effort of a group to achieve a common goal or to complete a task in the most effective and efficient way. This concept is seen within the greater framework of a team, which is a group of interdependent individuals who work together towards a common goal. Ayun nga po, ang common goal natin, to see you at the top. So, mas maganda po tagalogin natin. Ang pagtutulungan daw ay isang pagtutulungan na pagsisikap ng isang pangkat upang makamit ang isang karaniwang layunin upang makumpleto ang isang gawain sa pinakamabisa at mahusay na paraan. Ang konseptong ito ay nakikita sa loob ng mas malaking balangkas ng isang koponan
na kung saan ay isang pangkat ng mga umaasang individual na nagtutulungan patungo sa isang karaniwang layunin. Yun po yan, no? Teamwork. Balikan po natin itong si Ma'am Cora. Si Ma'am Cora, magkikreate din siya ng group niya, left and right group. Same with Angelou, magkikreate din siya ng kanyang group with the ratio of 1:4. Ito po mas maganda dyan. Bakit? Halimbawa po, may kakilala kang lima, o si Angelou may kakilalang lima. Yung si A1 niya, doon yung ilalagay sa kabilang side. At yung kakilala niyang apat, doon sa kabilang side niya na ilalagay yan. Sunod-sunod sila, si A3, si A4, si A5. So in that manner, nakakapag-create siya ngayon ng dalawang grupo, left and right. Ayan po yan, no? Hindi po tayo dito yung kailangan maging magpabilisan. Halimbawa, kukuha ka ng maraming direct lines mo, o direct sponsor mo, o direct downline mo, marami. And then, dapat ikaw yung mag-cater noon, ikaw yung mag-train sa kanila. Hindi mo siya ipapasa sa iyong upline kasi hindi siya o hindi niya alam yun. No? Hindi niya alam kung ano yung pinag-uusapan ng grupo ninyo. Only, yung top leader doon makikipag-collaborate sa kanyang upline to give or to, para mag-solicit ng mga advice and then mga trainings na ibibigay ni upline at ibababa mo yun sa grupo mo. Okay po? So yun po yung ano, tulong kan dito. Para mas malinaw po, para kang ano dyan eh, para kang nag-build ng isang building. Let's say, nag-build ka ng building, yung pangalan ng building mo is RCT building. Dyan po sa tapat ng ano, ng PTT gas station sa Bulacan. Oh. Pag nagtayo ka ng building, may kanya-kanya pong function yung gumagalaw dyan. Merong engineer, merong electrical engineer, merong architect, merong mga mason. So may kanya-kanya silang functions. Pero anong common goal niya? Oh, common goal nila para itayo ang isang building. Yun po yung common goal nila. Magkita-kita sila sa rooftop. So parang ganun po, nagtutulungan sila, may kanya-kanya silang function para sa isang common goal. Sana po naintindihan po natin ito. Ano? Next is, pag-usapan po natin, o yun po, kasi nga po, hindi po ito pabilisan, sabi ng ating chairman, Atomy is not a short distance sprint, but a long distance marathon that needs perseverance. Po. Okay, pag-usapan natin yung master's bonus, ito po yung ano, yung 20% of entire sales PB will be distributed according to mastership. Ito po, yung 10% goes to sales master, 5% sa diamond master, and then the rest of the percentage to other masters. No? Pag-usapan natin itong ano, sales master. Ang sabi dito, para ka maging sales master, dapat ikaw po ay special agent. Ano bang special agent? 700,000 PB. This is how we can maximize our PB, no? Yung personal PB natin. Kasi halimbawa, sa ganitong scenario, 300,000 ang yung personal PB. Ang sabi dyan, ang special agent with a minimum of 2.5 million group PB under each leg. So tingnan natin yung illustration, 2.5 sa left, 2.1 sa kanan. Ang sabi dito, if the total PB of the smaller leg exceeds 300,000 PB, personal PB acquired during the point accumulation period can be added to the smaller leg to achieve mastership. Paano yan? Let's say, halimbawa, ikaw yan, 300,000. During accumulation, bumili ka ng 400,000 PB. So, ang total personal PB now is 700,000. Qualified ka na ba? Of course, special agent ka na, qualified ka na for mastership. At nangyari po yan during this period, o yung accumulation period, 1 to 15 of the month or 16 up to the end of the month. Doon po nangyari yan. What will happen to your 400,000 PB? Ang system, i-add niya sa pinaka-smaller point leg imaginary to make it 2.5 million PB. And that will become you a sales master. Ganyan po, ginamit natin, i-maximize natin yung ating personal PB. At tatanggap ka po dyan ng 20,000 pesos as bonus. Again po, subject for tax po yan ha. And then, paano naman po yung Diamond Master? Ang Diamond Master po, ang kailangan niya is 1.5 million PB. At kailangan niya po ng makapag-promote siya ng dalawang sales master sa kanyang left and right. At kahit saan po nang galing yun, basta ang pinag-uusapan dyan, kahit gano'n pa kalalim yun, basta pinag-uusapan, may dalawang sales master sa left at dalawang sales master sa right. Pag nangyari po yan, ikaw po ay Diamond Master. Nangyari po ang accumulation period niyan, 1 to 5 or 1 to 15 of the month and then 16 at the end of the month.
40,000 po ang iyong bonus, cash bonus. Okay? And the rest of the masters, no? Si Aaron Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, at ang Imperial Master. Ito po ang kanilang ano, ang requirement o prerequisite. Ang Sharon Rose Master dapat may dalawang Diamond Master each leg. Ang Star Master may dalawang Sharon Rose Master each leg. And Royal Master, dalawang Star Master under each leg. And then Crown Master with two Royal Master under each leg. And then yung Imperial Master with two Crown Master under each leg. So dapat yan, mangyari po yung accumulation period 1 to 15 and 16 of the month. So diyan po, kailangan po yung tinatawag na synergy of United Hearts kasi nga po, kailangan magtulong-tulungan sila dahil nangyayari po ang promotion simultaneously. Merong Sales Master, Diamond, up to Imperial Master. Tingnan po natin yan, bigyan po natin ng diin yung ano ba yung tinatanggap nila ng Imperial Master. Yan po, meron po siyang office, meron siyang personal secretary, and then, meron siyang travel, no? For four. Ngayon travel niya. And then, meron pa siyang 400,000 per month for sponsorship activities. Pwede niya sabihin sa kanyang secretary, nandito kami sa travel, meron akong iniwan dyan na 400,000 para sa activities ng center o ng opisina, no? Kasi, tatanggapin pa namin yung aming bonus dito, ha? Sa Korea, let's say, 40 million pesos cash. And then, pag-uwi mo ng Pilipinas, sasalubungin ka ng iyong driver with your luxury car. Ito po yan. Ito po yung dream na binibigay sa atin o yung pag-asa, yung opportunity na binibigay sa atin ng ating CEO. Huwag po nating sayangin, no? I-grab po natin yung opportunity na ibinigay sa atin. Kung sino man yung nag-enroll sa inyo o yung nag-invite sa inyo rito sa Atomy, salamatan po natin sila, no? At doon po sa mga interested pa mag-join, oh, tawagan nyo lang po, kontakin nyo lang po kung sino nag-invite sa inyo sa Atomy at tutulungan po kayo nila. So ito po yung dream na binibigay sa atin. Ang gagawin na lang po natin, pangatawanan po natin to na mag-materialize lahat ito sa ating buhay. No? Ito po ang estimated equivalent ng incentive pa na tinatanggap ng mga masters. No? Sharon Rose Master, Star Master, yung travel tickets nila is 32,000 per head o per person. No? Yung Royal Crown Imperial Master, 160,000 per person. And then yung car rental, 40,000 a month. Ayan po, papagamit ko yan sa Royal Master. No? Pero ang nababayad po niyan, yung Atomy. Crown Master, meron siyang luxury car na worth 2.5 million. And then Imperial Master with 3.1 million ang kanyang luxury car. Yung rental po ng office, 100,000 ang Atomy din po ang nagbabayad. Even yung iyong driver at yung secretary ay ang Atomy po nagbabayad. 80,000 sa iyong driver, 60,000 sa iyong secretary. And then yung tablet o yung PC na tinanggap ng Diamond Master worth mga 26,000 pesos. So pwede po itong lumaki, no? Peso amounts are estimated and may be subject to change based on currency exchange rate. Pwede po pong lumaki yan. So ano na lang po ang kulang? Ikaw na lang po ang kulang. You have to be the CEO of your own company and you create your own dream life dito po sa Atomy. No? Bago po ako magtapos, iwanan ko po itong salita na ito, the key to success is to focus on goal, not on obstacles. Parang dito po, pag ginagawa mo po yung Atomy business, huwag ka na pong lumingon sa iba pa, sa left and right mo. Parang dito, para kang kabayo na meron kang blinders sa blinkers na ganyan. Nakapag tumakbo ka sa race, nakatingin ka lang dun sa goal. Sa goal ka lang nakatingin, hindi ka lilingon sa left and right mo kasi nga meron ka ng blinkers. Ganun ang maging practice natin para tayo makarating sa finish line. Para tayo makarating dun sa see you at the top. Ano po? Yung ating mga Imperial Master, naghihintay na sila at the top. Tayo na lang po ang gagalaw sa ating mga sarili para gawin ang negosyong ito. For that, maraming salamat po. Again, Diamond Master Jose Borbe from Concepcion Marikina Center.